Okay, good morning guys. So, welcome back. Musta po kayo? Ito ulit, no, GMS Mix na TV. Welcome back tayo sa YouTube channel natin, guys. Ngayon po ay September 1, 2024. So, ang bilis ng ikot ng kalendaryo, no. Ang bilis din ng atakbo sa mga edad natin. So, musta po kayo, guys? Ito ulit. Balik tayo, no, sa vlog natin. Medyo matagal-tagal tayo na hindi nakapag-vlog. Okay, ito, update lang tayo dito sa shop ngayon. May mga binago tayo at saka may dinagdag din, no. So, musta na kayo, no? Sana nasa magandang kalagayan po kayo ngayon. Okay, September 1, medyo maulan ngayon, guys, dito sa amin. Okay, so update lang tayo dito ngayon sa shop. Ito, yan. So, yan, may Christmas light na, no. Christmas talaga. Beer na po tayo, okay. Continue, update lang tayo, guys, dito sa shop. Mayroon tayong mga binago, in-adjust natin para medyo muluwag ang shop natin. Tapos may dinagdag din tayo dito. Okay, time check tayo. Ayan po, time check tayo. Alas 5:19 ng umaga. Ito, ayan, nakita natin sa computer natin. Okay, September 1. Ito, update lang tayo. Update lang tayo sa shop natin, guys. Medyo matagal tayo hindi nakapag-update, no. Okay, ito, binago natin. Ito, mga e-bike para natin. Yung mga sa mga battery sa mga e-bike natin, yan. Okay. Yan, yung iba na hindi nakailaw, tinanggal natin. Ibig sabihin, full charge na po yan, mga battery natin. Yan, ito. Okay, dito marinig din tayo dyan. Okay, ito yung mga computer natin na pinayan. Ito, linipat natin dito sa hilera na ito para medyo maluwag yung space. Pisto natin dito, no. Ayos na natin kaya medyo nag-bablarge. Yan po. Okay, dito nakahilira po siya sa mga e-bike natin na battery sa mga e-bike natin. Yan, hanggat dun. Okay, nandun pa rin ang server. Yan. Okay, update lang tayo. Tapos dito, ginawa rin natin to. Dito natin lipat yung mga ibang battery sa e-bike natin. Yan. Okay, tapos naglagay tayo dito ng computer. Ginawa natin ito dito para makapag-repair tayo, no. Baka na yung mga i-repair natin. Dito natin nire-repair yung mga electronics or sa computer natin, no. Okay, update lang. Yan, dito, makarepair tayo dyan. Tapos dito, nilagay natin yung mga computer natin para medyo lumuwag yung pisto, no. Okay, guys, ito, may dinagdag tayo. Yan, mga e-bike natin, battery. So, medyo madilim pa dyan. So, dito, mayroon tayong binago dito, no. May mga bago tayo na dinagdag. Okay, dito. Yan, tanso. Okay. Yan, copper po yan, medyo madilim na po. Copper po yan, mga panaminamili natin. Ito, brass. Okay, siguro ito, nasa 5 kilos na to na tanso. Yan. Okay, nasa 5 kilos tanso to. Marami pa tayo na stock doon sa stockan natin. Yan, dito medyo makalat yung shop natin. Okay. Alas 5 ng umaga. Ito lang, medyo ang oras natin na makapag-vlog tayo, no. Yan, bakit tayo may mga materials na tayo dyan linagay. So, ibig sabihin, guys, may linagay na tayo dito, no. Nag-upirit ito, matagal na to. Medyo matagal na yun. Nag-upirit yung shop natin. May board na rin tayo dyan. Okay. Yan. So, ito, pewter. Medyo marami-rami ito. Ibig sabihin, aluminum or pewter. So, ano bang mga dito, bakit marami tayo nilalagay dyan? Yan. Okay, ito, guys. Itong ginawa natin mga materials, guys, ibig sabihin na nakalagay dyan, ibig sabihin yan, pili na i-porcel natin. Yung mga medyo mapakinabangan pa natin na naibili natin. So, binibinta din natin yan, paisa-isa dyan. So, bigyan natin, no, mga presyo nyan mamaya. Ito sa interior to, sa multi-cab, no. Binibinta din natin yan, lahat naka-display dito. Kasi pag ang shop ka, marami kang makukuha na medyo maganda. Medyo mapakinabangan lang. So, ito, aluminum din, pewter. Yan. Okay, tap natin dito. Yan. Okay, dito, pewter. Mga kalapos, hapit na ito isang sako. Tapos, sa kabila, yung mga size stakan natin. Medyo marami-rami na rin yun doon. Okay, tapos mga battery rin sa mga e-bike. So, ito muna tayo, update tayo dito. Yan, ito yun, ito, kiluan natin, no. Yan. Okay. Kiluan natin, ilang kiluan ba natin dito? Yan, ito, kiluan dito. Ito, 60. Yan, 100. Okay, mayroon ba tayo sa kabila? Saka yung maliit na kiluan natin, yan yung ginagamit natin pag medyo may sa mga bronze or copper, no.
pag kasi sa kiluan na yan nakikita natin ng 3/4 1/4 kompleto dito kasi maliit po yan. Okay, pag may binibili tayo ng mga medyo kaunti ang kilo, diyan natin tinitimbang. Okay, mga dito yan. Okay, so tingnan nyo, pag medyo marami ang nakalagay ngayon dito, yan. Okay, ito yung dinagdag natin, yung mga ito medyo busy tayo dito kasi kumukuha din tayo ng mga scrap dito sa labas, yung mga sasakyan o kahit ano, minsan binipick up natin yan. Okay, ito yung ulit, mga computer natin, update lang to, September 2024, September 1. Okay, ito, umpisa natin dito, ito, display natin guys, ito, itong dispenser na to guys, napakamura, binili, ito yung chamba sa mga scrapan, no? Marami tayong makukuha na medyo maganda, lalo na pag medyo marunong tayo mag-repair. Ito, midinyuki to guys, tingnan nyo, matibay talaga. Nabili natin to, napakamurang halaga, tapos binibinta rin natin yan, may presyo, medyo maganda yung presyo din ang nilagay natin. Kasi alam nyo kung ano sira guys ito, wire lang, yung EC cord lang sa likod. Pinulitan ko yung EC cord niya sa likod, tapos sinaksak ko, nagiging okay na. Kasi yan lang ang problema niya sa dispenser na ito, napakaganda pa ito, tinignan ko, yan, intact na sa likod niyan. Okay, midinyuki po siya, binibinta din natin yan, tapos ito, rice cooker, kaunti lang nirepair natin, mga almost pius-pius lang, gumagana na ulit. Okay, binibinta rin natin yan. Okay, dito. Yan, dito. Nakakuha tayo ng motor. Chinap-chap natin. Tapos tangke yan. Binta rin natin tangke na yan. Okay, andyan pa rin to. Ang ulo-ulo piso natin na tubig. Yung inasimbol natin dati. Made in Saudi. Medyo matagal na rin pa yan. Okay. Yan. Hanggat yan, gumagana pa rin yan. Okay, piso wifi natin. Nandito pa rin. Tingnan na. Yan ang wifi natin, no. Yung access point niya. Hanggat ngayon, wifi pa rin yan. Okay, update lang tayo, no? Tapos ito, brush. Ito, kailangan ba natin linisan yan? Brush po yan, medyo mahal po ang kilo. Ito yung tinatawag sa Tagalog na tanso dilaw. Ito, pewter. Tingnan nyo, pewter. Ito yung mga pewter na hindi pa malinis. Okay? Yan, ito yung mga brake shoe. Kailangan ba linisan yan? Iba rin ang presyo. Pag bilhin natin na ganyan, hindi malinis guys, iba rin ang presyo nyan. Okay? Itong brush. Ito, malinis na to. Okay, kailangan natin kasi linisan itong mga brush minsan kasi may halo to na bakal. Pag may halo na bakal, hindi po tinatanggap yan sa rigtaan. No? Kailangan natin linisan talaga. Ito, hindi pa natin. Nasigrigit na natin yung malinis. Tapos ito, kailangan pa natin linisan yan. Okay, kasi kailangan natin magritan ng iba dyan. Kailangan walang, kasi dito minsan may nakahalo na. Ito, tingnan nyo ito, itong lock na ito, may nakahalo to na bakal. Pag may nakahalo na bakal, pag idikit natin sa magnet tapos na mamagnetan po siya, hindi po siya tinatanggap, no? Kailangan natin linisan natin yung mga brass natin. Pewter, ganun din. Itong pewter, medyo mariski din to. Ito. Ganyan. Yan, halimbawa sa hable to guys. Ito, may bakal to dito eh. Yan, may bakal to dito eh. Kaya tingnan nyo, basag-basag na. Yan. Kasi nung malinis to, binili natin. Tapos ito, tinanggal na nila to ang bakal dito. Hindi pwede guys, tandaan natin no. Medyo mahal to ang pewter. Pag ibibinta natin, pero hindi pwede na may nakahalo kahit isang screw man lang dito na may nakahalo na bakal, hindi po siya tinatanggap. So kailangan natin magnetan kahit ito, nabili na natin ito na malinis, pero nire-review rin natin yan. Minamagnetan natin, tinitingnan natin isa-isa ito. Yan, medyo risky lang, pero medyo magandang pressure dito no, sa aluminum or pewter. Yan, wala nang bakal. So ibig sabihin yan, lahat na yan, malinis po yan. Wala nang bakal, so kailangan pa natin double check. Ito, pewter din yan, aluminum dito sa loob. Yan, ito. Pewter to guys. Aluminum to. Puti, hindi po siya. Pag tingnan natin, parang tanso. Pero hindi siya tanso guys. Pag ikus-kus natin to, recutting natin to, makita natin na puti yung laman dito sa loob. Okay, marami ngayon yan, yung mga electronics. Electric fan or kahit po nga yung mga bagong electronics ngayon, marami nang lumalabasan na hindi siya original na tanso. Parang tanso siya ang tingnan natin. Parang tanso sa no, labas pag ikus-kus natin, puti po to. Tapos magaan po siya. Okay. Ito. Yan. Okay, ito. Swing arm to sa XRM 110. So binibinta rin natin yan. Pati ito, swing arm din to. Ito, pangalawa, swing arm din yan. So mabili dito, maraming bumibili yan. Pag ganyan ang madali kasi ito, ginahabol nito. Pag iatat sa e-bike,
mag-welding pag mayroong mga adjustment, nag-welding dito. Okay, tapos mura lang yan, 350. Ito aluminum. Ito yung mga pewter na swing arm. Hindi po siya medyo may mahal kasi pewter nga, aluminum, medyo maganda, mahal, pero problema medyo hindi siya mabili. Kasi una-una dito, presyo medyo mataas. Tapos hindi sila, pag ilagay natin sa e-bike natin, hindi tayo makapag-welding dito kasi pewter yan. Kailangan kung ano nakalagay dito, dito lang talaga. Kaya yan, medyo mahal ang presyo. Medyo hindi siya bilihin kagad. Wala dong. Okay, ito tangke. Tangke ito sa XRM, yung na-chop-chop natin dati. Nilagay lang natin dyan, ito, tangke. Binibinta rin natin yan guys, lahat na naka-display dito, binibinta natin. Tapos ito, aluminum to. Ito yung bininta sa atin na bago to eh. Yan, rim po sa bike. Yan. Pinakilo lang sa atin, binili natin to ng mura. Kahit brand nyo. Kasi sinabi ko sa mayor, pag dalhin niya dito, presyong baka lang ang binigay natin dyan, bago. Okay, kasi nangyari, nagka-dubli daw. Bumili daw siya ng bago, tapos hindi rin alam ng kapatid niya na nakabili na siya, tapos nagdubli na, kaya bininta niya na ng mura dito. Okay, yan, marami pa dito. Yan, ang sapatos, hindi kasama yan. Okay, yan. Iba't iba to, may mga presyo ito sa mga shock. Ito ang shock natin, limawa yan. Ito dati, napakarami to, mga shock ito. Ito yung biliin dito kasi maraming mga e-bike na nag-upgrade. Pinapalitan nila ng mga shock sa motor, yung mga shock nila sa mga e-bike nila. Ito, dati napakarami yan, mabili. Malakas ang bilihan nito kasi yun nga, maraming e-bike na nagpapasada dito. Dati punong-puno to. Yan. Okay, tapos mura lang binta natin ang isang piraso niyan. Pag ibinili nila, pag isa lang 50, pag dalawa 40 ang isa. So ibig sabihin pag dalawa pares lang bilihin nila, 80 pesos lang. Ito napakamura, no. Okay, ito marami tayo dito pa. May ito, chin, binibinta rin natin to. Ito yung mabili dito. Medyo madilim lang. Okay, ito yung cross joint ng mga canter, yung malalaking mga sasakyan. Okay, yung bayat saka laki dito, ito yung sinasabi nila. Ito yung mabilis or maraming naghahanap dito. Cross joint guys, cross joint, tricky na lang yan, pwede pa natin tawaran. Okay, cross joint ng canter. Okay, pwede na sa atin yan, yung sasakyan natin, pwede rin yan natin magamit yan. Pero ito, disposal na natin to. Ito, iba rin to, ito, Nubila rin to sa XRM. Yan, ito. Medyo madaling na lang kasi yun nga, maaga pa tayo, no. Okay, ito binibinta natin 100, pwede na sa 80 to pag may tawad ang customer dyan. Okay, mayroon din tayo dito tangke. Yan, tangke, yung sabihin na tangke sa gasolina. Yan yung may nakuha tayo, na chapter tayo dito na Jeep Wrangler, no. Tapos ito ang tangke. Yan, nakasigil dito, hindi na natin to, good pa to guys, magamit pa to. Pwede pa sa mga malaking sasakyan din. Meron din tayo dito. Ayan, tangke rin. Tangke rin to sa gasolina, yung sa Mazda na kutse, yung auto, no. Ayan, tangke din yan, pwede rin magamit yan. Okay, sana ito, marami rin to. Ito yung ito, nakita nito mga bakal nito. Ito pa yung medyo malalaki na bakal. Ayan. Ayan, nakilira. So ito, mahal to, pamato to, yung tinatawag sa amin na pamato. Yung sa mga mananagat, no, gamit to, yung sa ginagamit sa dagat. Yan, mabilis at dito yan, medyo mahal lang, pero medyo maraming mabilis ang bitahan dito pag ganito pumato. Yan, ganito malalaking mga kabilya. So kinakat natin yan, tingnan nyo, mayroon dito. Tingnan natin to para medyo yan, okay. Nakakating, hindi pare-parehas ang sukat. So ibig sabihin, kasi ang iba dyan, kailangan nila na 2 kilo sa bawat po isang puton. Mayroon din iba, kailangan nila isa't kalakahati. So kaya ganyan, pinuktol natin, hindi pandampatay ang taas yan. Kasi pag may bumili, 45 din ang kilo nyan. Tapos sila na ang nag-adjust, sila na namimili kung anong gusto nila, anong size, anong taas, anong haba ang bibili nila. Tapos yan, pamato din yan. Okay, hindi pa natin nakating. At saka ito, hindi pa natin nakating yan. Okay, mayroon din tayo dito, rim. Ito sa multi-cup, pwede ito. Medyo maganda pa ito guys. Yan, kulay green. Rin po yan. Binibinta po natin yan. Medyo mura lang nila. Lahat ang display dito na binibinta natin pag magkasundo lang sa presyo. Ito, butterfly sa yung ginagawang kabalabal ito. Sa mga malalaking motor. Yan, nalagay din natin yan. Okay. May muffler din tayo dyan sa loob sa malalaking motor, no.
Yan, tapos ito. Ito yung mga backseat sa mga maliliit na motor. Yan, binibinta rin natin yan, no? Okay, tapos ito yung mga, ito, may flits yung tire dito. Yan. Saka to, jack. Binibinta rin natin yung jack niyan. Mura lang din mga presyo to. Ito, late. Ito yung sa malalaking mga sakyan na dito kumakapit yung preno natin. Yung sa harapan. Okay, ito steel plate, medyo makapal. Binta rin yan. Yan, mayroon din pa sa likuran. Medyo madilim lang. Okay. Ito sa preno din to, yung sa likuran. Ito sa sideway. Sa yung mga motorcycle. Sidecar, pampasada, no? Okay. So, ano ba, medyo maliwanag na ngayon dito sa labas. Ito, mayroon din tayo dito. Differential. Yan, ito guys, differential to. Differential lang to yung Toyota, no? Yan, ang sira nito, may problem lang kaunti dito sa pinion. Pinion drive nya ito. Okay, differential din yan. Medyo maulan. Pero medyo maliwanag na. Ito pa rin, update natin sa mga e-bike natin. Okay, yan guys. Ito, nakailaw pa. Medyo umaambon. Yan. Yan, mga ibag yun natin yan. Dito, ang iba nilagay natin. Tapos ang iba dito rin. Okay, tingnan nyo. Mupalit, scrap. Okay, yan ang board natin dyan. So, dito nilagay natin yung sakyan natin. No? Yan, pinakilid lang natin kasi highway to. Na-adjust lang natin space dito guys. So, ito yung mga e-bike natin dito rin. Yung iba nakabiyahe na. Okay. Yan, tingnan nyo, may plastic pa kapag umuulan kasi yung driver nagdagdag ng plastic niya para hindi mabasa siyempre yung tayro saka driver. Okay. Yan. So, itong sakyan natin no, dito. Dito lang nakatambay ito. Minsan doon natin nililipat sa kabila. Yan, tingnan nyo, may mga karga na strap. Meron din yan, battery. Yan, yung mga binibinta sa atin na battery. Okay. Kasi nangyari dito, hindi tayo pwede mag-stack ng marami guys dito. Medyo masikip ang piston natin, tapos bawal. Ang city, bawal dito pag mag-stack tayo ng marami. Kaya ang ginagawa natin dito, sa mga scrap natin guys, tanggap lang tayo natanggap. Tapos pag medyo marami, karga natin sa sakyan, lipat natin sa stackan natin doon sa kabila. Okay. Yan, update lang tayo. Yan pa rin mga e-bike natin. Andyan pa rin. Okay. Yan, ang iba, umalis na. Tapos ang iba, yan dito, tambay pa rin, mamaya-maya, biyahin na rin yung iba na yan, okay? Yan. Okay, update natin guys, mamaya yung mga sasak natin doon, sa stock natin, no? Okay, ito, tinatawag na tastas, yan. Tastas yung mga aluminum na makukuha natin sa radiator o yung kaya sa mga aircon natin sa window type at sa split type, may mga tastas niyan makuha natin pag i-segregate natin ang tanso sa aluminum. Okay, yan, mayroon din tayo dyan shock, malaking shock parang ganito. Okay, yan, pag gusto mong bumili, gusto mong tumingin sa mga scrap, mga junk dito, punta lang kayo dito sa space natin, no? Okay, ito may cross joint tayo dyan, ito may cross joint din tayo dito sa multi-cap, ito yan. Okay, ito mga pedal kapakal sa motor. So halo-halo na to guys, ito mix na to. Okay, usapan dito ang presyo natin, baba taas, pwede depende, tawaran natin hanggat magkasundo tayo. Presyo natin hindi fix, pakalimbawa 700, pag may pira 300, 400 pwede na natin bigay. Okay, off muna natin itong ilaw solar to, yan. Okay, September 1, 2024. Update ulit. Sana makatuloy-tuloy tayo sa vlog natin, no? Kahit sa pagbiyahe natin. So, deliver sa mga scrap. Kasi baka susunod na araw o bukas, punta tayo sa Bacolod o sa ibang lugar o mag-deliver tayo ng scrap natin. Pindi sa schedule natin, no? Okay, guys. Ito, binta rin natin yan. Ito. Interior pang multi-cab. Yan. Yung mga tubo na yan, ang gulbar dyan sa gilid, binta rin natin to, binibinta lang ito, by kilo na to, tag 40 kilo, ito yung gulbar. Okay, may mulyin rin tayo dito.
medyo madilim lang, no? Yung mulye sa multi-cap mismo, may mga makakapal din ang mulye. Yung tulo, asiro. Yan, kilo din ang bintahan natin yan, no? So, yan, update lang tayo. Okay. Update din tayo mamaya doon sa mga crop natin, sa stockan natin, no? So, ito pa rin, tuloy pa rin ang shop natin. Tapos ito, minsan, may nabibili tayo ng mga electric pan, nire-repair natin, tapos binibinta rin natin yan. Okay. Yan, yung dalawa na yan, binibinta, ready na natin yan, pursil na natin yan. Okay, marami na doon tayo nabinta ng mga electric pan, guys. Marami rin tayo na mga nire-repair pa. Ito yung ganda sa mga scrap, binibili tayo ng mga scrap, mga junk, tapos medyo marunong tayo sa pag-repair. Marami tayong makukuha na medyo magaganda. Okay, guys. Yan. Okay, update lang, no? Update din natin mamaya doon yung stock natin. Yan, itong mga battery. Medyo madilim pa. Okay, ito guys, ito. Mayroon din tayo dito, compressor. Yan, tatuyod tayo din ito, no? Yung aircon. Compressor sa aircon, yan. Binibinta rin natin yan. Mura lang po yan. Basta gusto kayo ma-inquire dito. Tanong nyo lang dito, no? Ito. Yan, medyo maliwanag na. Kanina hindi natin maklaro kasi medyo madilim. Okay, compressor po yan, guys. Toyota Hiace compressor, buo po yan. Okay, dito mayroon din tayo mga stock. Yan, ito. Ito, sa e-bike, dynamo. Okay, tapos ito, nakita nyo yung mga pisa na ito. Yan, nakasigrigate. Yan, ito yung nangyari. Pag may makuha tayo, may scrap tayo, ito yung mga pisa sa motorcycle. Yan, nari na, inaalo na mix natin ito. Ito, connecting rod to. Ito yung sa head. Yung sa mga 110, wave 110 or Rossi 110, pwede na rin yan, okay. Dito, mayroon din tayo dito, ito sa power steering to, sa Mitsubishi N300, pwede, ito, yan. Compressor, yung sa, power steering. Okay, yan, connecting rod, ito, may connecting rod dito, ito, connecting rod to sa, medyo malaki siya, sa Rossi 150. Tapos yan, may mga gear din yan, mga gear. Okay, yan. Kasi ito, mga mekaniko sa motor, ito, namimili sila dito kung saan yung medyo makamura sila pagbili, no? Sa mga, sa loob ng motorcycle, pag may ginagawa sila, ito, namimili lang sila. Tingnan nyo, halo-halo na, ito, may gear din to. Yan, malaking gear. Ito, connecting rod din yan. Yan, sa mga 110. 110, 150, yan, 100, pwede na ito. Sukat na ito. Itong mga gear na ito. Yan, okay. Ito, gear. Yan. Ito, mekaniko na ito, bahala, mga galungkat dito, no, pag may mga kailangan sila, yung mga sa loob ng makina, yung medyo maganda, in-stack natin yan. Okay, ito ulit, dynamo hub. Okay, yan. Ah, ito, yan, differential po yan, Toyota Hiace differential. Okay. Yan, tinalian natin para hindi matumba. Okay. Differential ng Toyota Hiace ito. Ang may differential nito, ang pinion drive lang. Ang yan, may differential. Tapos ang gear dito sa loob. Intact po yan. Buo po yan, guys. Okay, hanggang dito na lang, guys. Update tayo ulit doon sa kabila. Yung stockan natin, no. I'm walking alone, the streets are empty. Okay, yan. Okay, sinong gusto tumingin ito, may nakalimutan tayo. Ito yung serious. Yan, umamidin, misuidin. Okay po yan, guys. Okay, hindi pa natin lamaklas. Hindi pa natin nahiwalay. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Hanggang dito na lang, no? Ito, may part 2 pa to. Ito, part 1 natin. Sana makapag-upload tayo, makapag-update tayo, no? Palagi sa vlog natin para hindi na mabitin yung channel din natin, no? Try natin na makapag-upload tayo video, no? Na inconsistent video. Kahit dalawa kung tatlong beses man lang sa isang linggo. Yan. Okay, bye-bye ulit.